NNNA by Balasubas. Video reaction ko, mga kaibigan, ngayon na. Alright mga kaibigan, welcome back sa ating YouTube channel. Ako po si Denmark. At ito ang Pinoy Rap ayon sa tenga at mata ng isang 50-ing rapper. Ako yun. Ayan mga kaibigan, para sa episode na to, requested din ito mga kaibigan sa ating mga comment box. Mainit din ito. Kakatapos ko lang gawa ng video reaction yung kanta ni Balasubas na saksakan ng dami nag-request yung walang respeto. Eto na naman. Alam mo, hindi mo masisi yung mga tao na iduluhin. Kasi bukod sa magaling, ang bilis pa gumawa ng kanta. Biro mo, sunod-sunod ang mga kanta niya, mga kaibigan. Bukod sa mga kolabo, yung mga solo niya, sunod-sunod. So, talagang mainit na mainit magsulat at mag-record. At karapat dapat naman dahil talaga may talento. So, NNNA, akala ko nga nana eh, nana naman. So hindi, may ibig sabihin naman pala to, parang yung GBY. So eto, nakita ko ng lyric video para mas mahimay natin na maigi. Pero ililink ko dito yung original video sa channel ni Balasubas. Alright, so okay, simulan natin. NNNA by Balasubas. Ganda na naman ng mga beat, oh. Ganda ng gitara, suave, laid back. Ang galing mamili eh. Hindi ko ano kung namimili o nagpapagawa. Ay, yung Hakim 888, alam ko pinagawa niya yun. So magaling doon pala sa pagpili ng beat o sa paggawa ng beat sa mga musika na lalapatan, doon pala makikita mo na maayos ang mindset ni Balasubas at binabagayan niya yung beat sa kanta mismo. So dito, laid back, maganda yung tono. So alam mo na medyo malambing yung kanta nito siguro. Tapos yung sa litrato naman, yung intro pala, may bata nagtatawanan. So parang dinadala ka na doon sa time of innocence. So yun ang ibig sabihin na yung paksa niya, nababagay yung mga beat na pinipili niya. So ayos, puntos para kay Balasubas yun. Magaling talaga. Ang tawag po sa style na yan, dahil nagigitara din ako, plucking. Ang tawag niya, plucking. Yung isa-isa yung ano, yung strings, di ba? Medyo madrama o malambing yung tugtugan. At nylon strings yung ginamit dyan, hindi yung electric, hindi yung metal, hindi yung steel. So nylon yung strings, tapos acoustic guitar. Okay, para lang din na alam nyo. Alright, i-share ko lang. Minsan ako nangarap at tilabay, oh. Liling na pala rin. Minsan na rin ako na pinanghinaan sa aking angarin. Nangarap, tila hinihiling na pala rin. Minsan na rin akong pinaghinaan ng loob siguro sa aking hangarin. So ito tungkol sa kanyang yung pangarap na maging artist siguro. Minsan na naginip na subukan at muling isalin kung ang mga titik na binuo ko sa panahong wala rin. Nakikinig ng mga awit ko at tila ba kasi parang ako long. Nako, lahat tayo dumaan dito. Yung mga titik daw na binuo niya sa panahong wala rin nakikinig ng mga awit niya at tila ba kasi parang ako lang. Ayan, siya lang yung nakikinig. Ayan, ako lang nakikinig. Nako, parang siyempre lahat tayo, 'di ba? Yung nagsusulat ka ng kanta, magugustuhan kaya 'to, 'di ba? Ako lang makikinig nito. Parang ako noon kasi
ang target ko noon nung pagsusulat ako, may isa lang magkagusto sa kantang ginawa ko. Tapos na mission ko, ibig sabihin parang ganoon. Yun lang naman purpose mo eh, kasi yung nagsulat ka galing sa puso mo, nararamdaman mo, tapos yung nakarinig, naramdaman niya, yung nararamdaman mo nung sinusulat mo yung kanta na yun, tingin ko yun ang ano, punto na dapat mong makuha dahil nagtagumpay ka pag ganun. So dito, sabi, wala nakikinig, parang andun yung takot eh, na nagsusulat ka, baka walang makagets. O tapos nagsulat ka, wala naman nakikinig, tayo-tayo lang, o ako-ako lang, parang ganun. So ito, lahat tayo bilang bagong artist, dinaanan natin ito. Lalo na ako nung panahon namin, di ba? Balingan ng konti. At muling isalin kung ang mga titik na binuo ko sa panahong wala rin nakikinig ng mga awit ko at tila ba kasi parang ako lang. Grabe, ang napakalambing ng boses niya, mga kaibigan. Props din sa nag-mix down talaga. Ang ganda ng kumbaga, kasi mayroong maganda boses, tapos nung minix, ang sama ng mix, nagtunog kung ano, di ba? Pero ito, ang ganda. Mas maganda pag naka-earphone ka, ma-appreciate mo talaga. Ang ganda ng yung pagkabasa. Tawag namin basa. Basa yung boses niya. Yung konting reverb nandun. Malamig sa tenga yo. Iba talaga. Yung timbre ng boses niya. Grabe. Nakikinig sa mga idolo na balang araw kaya kung galingan nila. Milya-milya latipid sa pasahe para sulit ang biyahe sa chinelas na di pa ako nakabase na palagi chinelas na di pa ako ano ibig sabihin nun? Yung ano to, yung lumang chinelas na yung letter Y, di ba, yung pinakadulo nun natatanggal yun eh, yung ilalim, yung parang bilog may dulo sa ibabaw. Pag gano'n, di ba, may bilog sa ilalim, natatanggal yun. Sa sobrang luma. Ngayon, dahil wala kang pambili, para hindi umangat yung nato sa dulo, lalagyan ng pako yung pangotra. Ayun yung chinelas na di pako rin sinasabi niya na marami sa atin na dumanas nun, di ba? Dahil syempre, sayang na naman, gumagana pa, naputol lang yung nasa ilalim. So, di pako, sinasabi niya. Saka, yan. Okay, ulitin natin. Galing nun. Ang ganda ng boses niya talaga, pare. Iba talaga. Iba. Para latipid sa pasahe, para sulit ang biyahe. Sa chanelas na di pa ako nakabase na palagi. Kahit na pagkatbang ko'y di kampante sa tiwala. Nakaasang merong mangyayari. Kung sakaling mapatid sa kalahati ay... Ayan. Sa pagkakbang niya, sa mga ginagawa niya, hindi kampante, hindi sigurado. Kumbaga, parang suntok sa buwan. Naniniwala lang siya na merong mangyayari, 'di ba? Hoping against hope, 'di ba? Parang ganoon na merong mangyayari dito, tuloy-tuloy na ako, parang ganoon. Ayan, yun ang sinasabi niya. Preparado pa rin sa daanan, kabisado ko na nilakaran, kasi araw-araw ko 'tong ginagawa, pumuhat na magi ko na 'to na libangan. Naging halos sa dalas niyang ginagawa. Ayun, sa dalas niyang ginagawa, halos naging libangan na niya to. Diba? Ready siya sa kanyang dadaanan o sa dinaanan niya. O so, preparado siya sa kanyang daanan, kabisado niya yung nilalakaran. Sabihin niyo, alam na niya yung ginagawa niya. Diba? Sa dalas, araw-araw na nga daw niyang ginagawa. Eh. So halos libangan na niya itong pagsusulat at paggawa ng kanta. Muna nilakaran, kasi araw-araw ko itong ginagawa, pumuhat na magi ko na to na libangan. Basta, sumunod ka na lamang kung basta. Sa ang kamasaya nun ka, makinig ka sa puso kung saan ka maligaya. Oo, yun. Kasi sundin mo yung, di ba, sabi na, kung yung nasa puso mo, sundin mo. Kasi yun eh. Yun yung dapat eh. Kasi pag nakinig ka sa iba na, oh, hindi mo kaya, oh, walang mangyayari sa iyo dyan. Oh, tumigil ka na. Oh, tap na. Oh, di ba? Walang mangyayari sa iyo kung sibi mo ha. Kung si Balasubas noon nagsisimula ay nakarinig ng yung mga tap na o kaya yung mga oh, walang mangyayari sa iyo diyan. Oh, tumigil ka na. Mag-aral ka na lang. Oh, tumigil ka na lang. Mag
Alam mo yun, sa dami ng marinig mong kontra sa'yo, di ba? At pag sila pinakinggan mo, di mo sinunod yung puso mo, sa tingin nyo, kung tumigil siya nun, may balasubas ba tayo marinig ngayon? Wala. Di ba? Kaya dapat, huwag ka makikinig doon sa sinasabi ng iba. Di ba? Yan yung pangarap mo eh. Di ba? Hawak mo yung ano mo eh. Hawak mo yung destiny mo. Hindi tama to. Makinig ka sa puso kung saan ka maligaya. Eh, sabi nga nila, di ba, yung music natin, nagpapabata ako, pakiramdam ko, bata pa ako dahil ito musika natin. Eh. So, ito yung, dito ka maligaya kasi doon ako maligaya, doon sa maligaya. Ba't mo aawatin sarili mo? Hindi ka naman nakakasira. Wala ka naman inaagrabyadong tao. Yan o ngayon, nagsusulat ka ng kanta. O sumagawa ka rin kanta at kumakanta ka mismo dahil may talent eh. Kung nakinig siya doon sa mga iba, natigil mo na yan. Wala tayong marinig ng balasubas ngayon. Kaya ang ganda na sinabi niya, makinig ka sa puso kung saan ka maligaya. Sumunod ka lang kung saan ka masaya. Dun ka. Maganda yung sinabi niya na yun. Diba? Wala yung mga top na talagang sobrang maling-mali yun para sa akin. Diba? Ay, nako. Sige. Diretso tayo. Hindi ko akalaing mararating ko ang ng iba. Oh. Pinapangarap na maging bahagi ng sama kita. Yes. Hindi ko akalaing mararating ko ang hangad ng iba. Sabi niya na, yun nga, dati nangangarap lang siya, nung bagoon siya, pasulat-sulat, hindi niya alam kung may makikinig o wala, baka siya lang makikinig, di ba? Tapos hindi niya akalain, mararating niya yung pinapangarap ng iba, yung hangad ng iba. Marami ang nagahangad na maging bahagi ng samahang kilala, which is yung Donggalo Records. Dahil siyempre, pinamumunuan ni Andrew E. Matibay yan, matagal na. Sinala na ng bagyo, araw, di ba? Kumbaga, dumaan na sa iba-ibang klase ng panahon. Sinala na ng panahon. So, matibay. Yung pala ang pinapangarap niyang mabilang. So, hindi niya akalain nga daw na marating niya yung ganong klaseng tagumpay sa magiging bahagi ng samahang kilala katulad ng Donggalo Records. Maging bahagi ng samahang kilala. Yes. Sumulat. Yeah, diba? Nandito na ako, pag-iigihan ko pa kasi na yun nga napabilang na siya sa Donggalo. Pag-iigihan pa niya lalo siyang magpa-libero mo yung mga ginawa niya noon, hindi pa siya Donggalo artist noon officially. Pero official artist na siya. Sumulat gamit ang puso sa pagbuo ng mga musika. Gagalingan pa niya. Ngayong nandito na ako, ayan na naman yung initials. Ngayong nandito na ako, NNNA. Yan ang uso ngayon, mga initial eh. Di ba? Kala ko nga una, na naman. Pero ito, ngayong nandito na ako, NNNA. Yan. So yun, nakapasok na siya sa kampo ng Donggalo. At lalo niyang pag-iigihan. Ito maganda sinabi niya, sumulat gamit ang puso sa pagbuo ng musika. Totoo yan. Pag yung ginawa mo ay galing sa puso mo, yung totoong nararamdaman mo, pag dineliver mo yan, pag binitaw mo, legal. Kasi unang-una, kung ikaw mismo hindi ka sigurado sa sinasabi mo o ikaw mismo hindi ka niniwala sa sinasabi mo, bakit mo expect na maniniwala ay nakakarinig? Di ba? So dapat ikaw mismo, sigurado ka. Galing sa puso mo, pag galing sa puso mo, pag lumabas sa bibig mo, sigurado ka at yung makikinig, makakarinig na sinasabi mo, mararamdaman niya. Diba? Yung gusto mong iparating. Kasi nga, galing sa puso eh. Nung diniliver mo, malalim, diretso. At ano yung laman mismo. Dahil, di ba? Yung sa loobin mo eh. So yun yung ginamit niya. Yun ang maganda, sumulat gamit ang puso sa pagbuo ng mga musika. Ang ganda nun. Narating ang bunga ng gubat sa sukal, di kabisahan na gumala. Pasalamat na laman talaga, may mga kuya na naniwala sa habilidad ng... Nakarating sa bungad ng gubat. Siguro sa pintuan ng
mundo ng music. Okay? Sa sukal na di kabisa na gumala. Sukal, yun na nga, kawampangan na naman ako pag sukal. Ano yun eh? Makalat. Masukal, makalat, madumi, masalibuot, ganyan. Hindi niya kabisado ang galawan. Siguro sa mundo ng music, di ba? Pasalamat na lang talaga may mga kuya na naniniwala. Yung mga siguro may mga nauna sa kanya, na naniniwala sa kanya, sa abilidad ng... Isang tikalala po na manunulat na naghangat na'y maibahagi ang mga tulad niyang inilabag. Naniniwala sa talento niya na kahit hindi pa siya kilala bilang manunulat, naghangad na maibahagi yung mga tula niyang inilapag. So merong iba pa rin talaga yun. No, eh. Bukod sa naniniwala ka sa sarili mo na kaya mo to, na merong pupuntahan yung ginagawa mo, iba pa rin talaga yung meron ka naririnig na encouragement galing sa iba. Lalo na sabi nga niya, mga kuya. Diba? Yun yung ano, eh, magbibigay sa'yo ng lakas na loob pa. Ina-encourage ka, sige, tuloy mo yan. Yun yung nasa sa loobin mo, yun ang nasa puso mo, sundin mo, tuloy mo lang yan, may mararating ka at may talent ka naman. Yung encouragement na gano'n, malaking bagay yun, yung sinasabi niya, na buti na lang may mga kuya na naniniwala, di ba, sa kanya. So, isipin mo ah, yung kabilang banda, top na, negative. Wala kang mararating dyan. Di ba, tagal-tagal mo na nag-rap, ganyan ka pa rin. Wow, tigil mo na yan. Samantalang ito, ina-encourage ka, tuloy mo lang yan, mabuhay ka, tama yung ginagawa mo, may talent ka, maganda ang boses mo, napakagaling mo magsulat, lahat-lahat na napapuri, marinig mo sa akin, ina-encourage ka talaga niya. Sino sa tingin mo yung mas tama doon? Diba? Para sa akin, ito. Kasi kung wala to, wala nag-encourage, at kung hindi naniwala si Balasuba sa sarili niya kakayanan, kung pumasok sa kanya itong si Tap na, putang ina, wala tayong Balasubas na na-appreciate ngayon. Naintindihan nyo? So, ayun lang. Sige, tuloy natin. Medyo na, ano, na may halo akong urat doon sa Tap na pa eh. So, sige. Sorry. Preparado pa rin sa daanan, kabisado ko na nilakaran. Kasi araw-araw ko itong ginagawa, pamuhat na magiging ko na ito na libangan. Basta sumunod ka na labang pusa, at ka masaya, doon ka makinig ka sa puso kung saan ka maligaya. Hindi ko akalaing mararating ko ang at ng iba. Ang galing talaga eh, mag-rap, ang galing sumulat, ang galing kumanta. Yung range niya, yung vocal range ha, hindi nagpa-falseto to ha. Yung range, ibig sabihin, regular singing voice niya, pero yung range niya mataas without going to the falsetto route, di ba? Mataas eh. Pinapangarap na maging bahagi ng samang kilala. Oh, galing. Ngayon nandito na ako, pag-iigyan kong ba? Ang galing, okay, kinilabutan ako doon sa ano. Sabi niya, ngayon nandito na ako, tapos may echo, may reverb, may... Yung nga, nag-echo, kinilabutan ako doon. Ang ganda na effect. Ayan o, pambihira. Kinilabutan yung mataba. Okay, ulitin nga natin yun. Dito na ako, pag-iigyan kong ba? Sumulan gamit ang puso sa pagbuo ng mga musika. Daming gasolina, nagsilbi na medisina, nagamot sa aking panghina, kaantay saba ng pila. Maraming gasolina, nagsilbing medisina. Yun yung fuel na naging siguro gamot sa panghina. Siguro, ayun, nagamot sa aking panghina. Ayun na nga. Gamot sa aking panghina, kakantay sa haba ng pila. Haba ng pila meaning yung pagkakataon niya, yung chance niya na makapasok sa pagpasok sa musika na ito, na matanggap siya bilang legitimate na artist ng rap music o hip-hop music. Yun yung sinasabi niyang haba ng pila. So, nagkaroon siya ng medisina o gasolina na nagsilbing gamot. Nung nagaantay siya, ang haba nga naman, parang ang tagal. Ang tagal naman. Ano, may mangyayari ba sa akin dito? Wala. Di ba? Pero buti na lang meron siyang gasolina at medisina para mapagtiyagaan niya na umantay o pumila kahit mahaba pa yung inaantay niyang panahon. Sustansya ng bitamina, nakatas ng pagod sa tuwina na. Mm-hmm.
sustansya ng bitamina nakatas ng pagod sa tuwi na. Sabi nga nila, yung pag nag-ano ka daw, nag-exercise ka, parang ako nag-exercise, no? Nabasa ko lang yan. Sabi nila na the more energy na nilalabas mo, yun yung energy na nag-gain mo. Yun yung sinasabi nila. So, bigay mo yung todo sa pag nag-exercise ka, yung energy na nilabas mo, yun ang mag-gain mong energy pabalik. So, sinasabi niya rito, sustansya ng bitamina nakatas ng pagod sa tuwi na. Yung pagod niya noon, yung energy niya noon, yung sipag niya noon, yung tiyaga niya noon, na nilabas niya, ay kumatas na at nagsilbing bitamina at sustansya ngayon, kaya siya nakaka-survive kahit mahaba yung paghantay niya, mahaba yung pila. Yun ang dating sa akin nung kanta nito. Ang galing, diba? Katas ng pagod sa tuwi na nagsilbing bitamina at sustansya dahil na bigay na niya yung energy na yun, yung lakas na yun eh. Nagain niya tuloy bilang sustansya at bitamina dahil nga, diba? Sa dinanas niyang pagod, hirap, tiyaga, doon. So, yun. Ayos yun. Tuli tayo. Kahantay saba ng pila, sustansya ng bitamina, nakatas ng pagod sa tuwi na napapalakpakan ng maraming tao kapag nakita ka sa taas ng entablado. Makapagtanghal man ay biyaya ko na maturing, basta't palaging busog ang tinga sa talata. Ngayon. Alright. Yun nga, papalakpakan ka doon ng mga tao pag nakita ka sa taas. Yun ang nasa isip niya, mindset niya na kung sakali mangyari, makapasok siya, makapagtanghal siya. Biyaya na yun. Yung pagbago ka, di ba, hindi natin ano na, isa tayo pa yung babayad sa gasolina o kaya pamasahe, tayo pa yung nagpapakain. Puta, maswerte na nga tayo kung pinainom tayo ng tubig nung nag-organize eh. Kasi hindi pa tayo kilala, kasi bago pa lang tayo, sa atin lang eh, yung tinatawag nilang for the love o for the exposure, para ma-experience lang natin yung makatungtong tayo sa malaking entablado, maraming nanonood, makasabayan mo yung mga malalaking pangalan sa isang entablado na yun, sa isang gabi. So, biyaya niya para sa kanya yon na sinasabi nga ni Balasubas na makapagtanghal sa isang entablado na pinapalakpan na tao, biyaya na yon na may tuturing niya. Basta't palaging busog ang tenga sa talata. Ay, yung nabubusog niya yung mga tao sa kanya mga kanta, sa kanya mga talata, sa kanya mga verses. Di ba? Okay lang na siguro wala pang, bago pa tayo, wala pa tayong mga talent fee, ganun-ganun. Okay lang sa kanya. Masaya na siya doon na makapagtanghal siya. Biyaya na niya yun na matuturing. Di ba? Maibahagi niya yung kanyang musika. Di ba? Ayan. Yung ako'y napagbigyan na pagbuksan na ng pinto, kumatok ng banayad, mismong hari nagbigay ng panyo sa akin pagluha, respeto, paluhod ko siyang tinagpo. Uy, mukhang hindi ko alam kung napagbigyan siya, napagbuksan na ng pinto. Siguro sinasabi na dito yung Donggalo na nga, kampo ng Donggalo. Kumatok ng banayad, mismong hari nagbigay ng panyo. Donggalo Records, Hari Andrew E. Di ba? Yun na yun eh. Sa aking pagluha, respeto, palood ko siyang tinagpo. Di ko alam kung true story, pero malamang, nagbigay pa ng panyo dahil siya'y lumuluha. So, siguro, taha na, welcome, para ganon, di ba? So, para sa isang struggling artist or sa isang, para sa isang nagsisimulang artist o relatively new o bagong artist, katulad ni Balasubas, may iyak ka talaga kung biglang isang araw ay tinatanggap ka ng isang Andrew E. sa kanyang kampo. Maluluha ka talaga, biro mo. Sabi niya, paluhod ko siyang tinagpo. So, ganun kataas yung respeto niya sa pinuno ng Donggalo, which is Andrew E. Lumuhod pa siya nung sila'y nagtagpo. Ayan, yun ang kwento niya rito. Malaking karangalang mapabilang sa respetadong hukbo, kaya nga hindi na sayang mga pagod ko sa paglalakad sa kahabaan. Malamang ito ang mga sukli sa akin sa tiwala ng kapalaran. Yun na. Hindi, sabi niya, yun nga, malaking karangalang mapabilang siya sa respetadong hukbo, Donggalo Records. Sabi niya, kaya nga hindi na sayang yung pagod niya sa paglalakad sa kahabaan. Yung naglalakad siya na... May pako lang, sinelas niya, di pako, sinagaan niya yun,
Di ba? Malamang ito na yung sukli. Ito na yung resulta. Ito na yung bunga na sa pagtitiwala niya sa kapalaran, sa destiny. Sa pagtitiwala rin niya sa sarili niyang talento. Sa pag ito na yung resulta o sukli o bunga sa hindi niya pakikinig sa mga negative ng mga top na. Ito na yung bunga ng mga nag-encourage sa kanya, tuloy mo yan, may mararating ka. Ito na yung bunga ng pagtsatsagaan niya noon na kahit mahaba yung pila, nag-antay siya ng kanyang tamang oras, tamang pagkakataon para pumasok sa mundo ng musika. At ngayon nga, nakapasok na siya sa respetadong hukbo, which is Dunggalo Records, alright? Sa paglalakad sa kahabaan, malamang ito ang mga sukli sa akin sa tiwala ng kapalaran. Pagamat tanda yung manabiyahe, dumating din sa katagalang usad. Mas pagbubutihan ko pa kadalabas ko, simula na pagbungad. Mas pagbubutihan pa daw niya kadalabas niya. Dahil nga nandito niya sa kampo na yun nga, pinapangarap niya na mapabilang siya. Layo, kahit malayo man yung biyahe, nakarating din siya. Kahit matagal, di ba? Kahit natagalan, di ba? Ayun, ayos. Preparado pa rin sa daanan, kabisado ko na nilakaran. Kasi araw-araw ko itong ginagawa, pumuhat na magiging ko na to na libangan. Basta, sumunod ka na lamang kung sa ang kapasaya, doon ka, pakinig ka sa puso kung saan ka maligaya. Hindi ko makalaing mararating ko na ng iba. Eh, yun na naman, no? Yung second voice sa likod. Tapos yung ayun, may mataas na tono doon sa likod ng nung main vox niya, main vocals niya. Vox kasi tawag ko din, sorry. Siguro sa VOX, 'di ba? Yung main vox niya. Magaling din. Yung sabihin, siya rin yung nagsi-second voice. Walang ibang tao, walang ibang artist na bumoboses para sa kanya, so second voice niya. So hindi ako maubusan ng papuri sa artist na ito na si Balasubas kasi napakagaling po talaga. Sabi mo, bilang nyo na ako sa tagahanga niya kasi hindi ako maiya na aminin na talagang umahanga ako sa ganito ka galing na artist na. Siguro, ang masabi ko lang, lagi ko sinasabi, ang lamang ko lang sa kanya, mga kaibigan, ay edad. Bukod doon, Wala na akong lamang sa kanya. Kasi ang galing talaga. Wala, hindi ko skill-wise, wala. Hindi ko, napakagaling. Edad lang lamang ko, wala na. So, ayun. Tuloy natin. Pinapangarap na maging bahagi ng samahang kilala. Ngayon, nandito na ako. Pag-iigyan ko ba? Sumulat gamit ang puso sa pag Ang galing talaga. Grabe. Ang galing talaga magsulat ni Balasubas. Dito, naparating niya sa akin o sa atin bilang nakikinig yung kanyang simula na hindi niya alam kung may mararating siya, hindi niya alam kung may makikinig sa kanya, na nagsusulat siya, siya lang daw, na baka siya lang daw makikinig. Pinapangarap niya na maging katulad din siya ng mga kanyang pinapakinggan. Sandali lang. Ayan. Yung pinapangarap niya na makasama o mapakinggan yung mga kanta niya, nangyari na. May mga kuyang naniwala sa kanya, in-encourage siya, kaya lalo siya nagtuloy-tuloy sa paglalakad niya o paglalakbay niya. And finally, natupad, di siya makapaniwala. Sabi nga niya, naluha siya, binigyan siya ng panyo ng hari nung pinapasok siya sa pinto ng Dunggalo Records, di ba? So, nakita mo yung ano, yung simula, yung pagkakakwento niya, mapipicture mo. Sa isip mo at ma-appreciate mo talaga yung dinanas niya. Parang suntok sa buwan noon, na nangarap lang, panaginip lang. Buti may naging courage at naniwala siya, sundin mo yung puso mo, sabi niya. And finally, nakuha na niya. So, napakaganda ng pagkakalahad niya. Again,
Walang katapusang ano to eh. Congratulations na naman kay Balasubas. So, dalawang congratulations. Kasi congratulations Balasubas dahil isa na namang kanta ang napabilib mo naman yung matanda. Okay, matandang mataba. Okay, nawala buong mata. Napabilib mo na naman ako. Congratulations din sa pagpasok mo sa Donggalo Records na sinasabi mo nga na pangarap mo. Any camp will be lucky or very lucky to have you as an artist, pare ko. So, putangin na English yun ah. totoo yun. Napakagaling mong artist and congratulations din sa Donggalo for signing Mr. Balasubas. So yun, maraming salamat siguro. Dito na natin tinatapos yung ating video ngayon. Mabuhay ka, Mr. Balasubas. At sana malayo pa talaga ang marating mo. At sana yung sabi ko nga doon sa nakarang reaction ko sa kanta mo, sana yung puso mo, o pagmamahal mo sa musika, o sa kultura, o sa hip-hop music, o sa rap music, sana yung katulad ng pagmamahal mo, mamana ng lahat sa amin. Mamana namin sana lahat yung pagmamahal mo sa kultura na to. Kasi yun ang tingin ko kulang ngayon. Medyo may kulang ngayon. Kaya may mga naglalabasa na alam mo na sumikat, na hanginan ng ulo, na sinagan. So, doon ako nalulungkot. So, ayokong tapusin na malungkot yung episode na to. Gusto ko masaya. So, again, congratulations, Mr. Balasubas. Mabuhay ka. Itong matandang rapper na ito, itong 50-ang rapper na ito, 50-ang rapper na ito ay napabilib mo. Paulit-ulit mong napapabilib at sigurado ako mapapabilib mo pa rin ako sa mga darating mong kanta. Pambira, parang Balasubas Festival na nga itong channel na ito dahil kaka-request ng mga tao sa mga ganda mo namang kanta at nakikita ko naman kung bakit. So, again, mabuhay ka. At dito na natin tinatapos mga kaibigan ng episode na to. At paki-subscribe naman po. Baka naman po gusto nyo idagdag ang ating munting YouTube channel sa inyong mga pinag-subscribean. Dagdag nyo na. Karatihin nyo na yung subscribe button. Sapakin nyo na yung notification bell. Pitikin nyo na yung like button. Di ba? Para makatulong sa ating channel. So, paalam mga kaibigan. Ako po si Denmark at ito po ang Denmark ng Pinas. Salamat po.